What's up mga kanoo? Kamusta kayo? Tagal nating walang upload, no? Ala eh, medyo busy na ngayon dahil nga alas araw-araw akong pumapasok. Si Mrs. Walang pasok ngayon. Bali, pahinga muna siya. Kaya hindi ako madalas nakakapag-upload na dahil nga busy sa work. Pero kamusta kayo mga kanoo? Sana okay lang kayong lahat dyan, no? At ngayon kasi, papasok na naman ako. Sabado at Linggo nga, may pasok pa rin. 11 hours na. So, yun yan. Ang kailangan namin ngayon, yung overtime. Tapos nun, mga kanoo, meron nga pala maintaining ng bahay. So, siguro yun na yung kukunin namin. Pero hindi ko ipapakita dito sa YouTube. Siguro picture lang. So, yan yung picture. Yan. So, yan lang, yan yung itsura ng bahay na bibilin namin. Tingin ko, eto na. Hindi ko sasabihin yung lugar, yung presyo, at baka mamaya, masulot na naman. Diba? Mahirap na. Okay? Siguro pagka talagang sure na nabili na yan, mga kanoo yun. Sasabihin ko na yung lugar, sa kung magkano siguro yung bahay na yan. Okay? Okay, mga kanoo. So, kung mapapansin nyo, dun sa isang account ko, puro motovlog lang. Nagmumotor tayo dun, mga kanoo, yung Goldie Moto. Kung napapanood nyo naman yun, sineshare ko yun sa, ano ko, sa may YouTube account. Pagka may time kayo, pwede nyo panoorin. At ngayon, subukan natin mag-upload din dito sa JP Kalagi ng motovlog. Gusto ko sana kasi separate yun para magkaiba kasi ng content, motovlog. Tapos, di ba? Pero try na rin natin mga kano, sana magustuhan nyo yung motovlog natin ngayon. Okay, let's go! Hello, what's up now mga kanoo? Bali, kapasok na tayo sa work at tayo pa rin ang magkakasama. Si Mrs. ay hindi pa pwedeng pumasok. Alam niya naman. Hindi pa pwedeng sabihin. After 3 months pa. After 3 months, pwede nang sabihin. Yan ang tradisyon nila dito Kaya sunod lang tayo. At dun nga pala sa sinasabi kong bahay, hindi ko muna ipopost dito kasi nagdadalawang isip ako na kunin namin yung bahay. Yan naman, pwede daw utangin naman sa bangko. Bali, nagtataka lang kami dun sa agency o dun sa nagbebenta ng bahay kung bakit laging tawag ng tawag dito kay Mrs. Sabihan ng kung babae na pumirma na. Baga, sure na, para sure na kukunin namin yung bahay. Kaya parang kinabahan tuloy kami. Sabi ko namin, baka mamaya may problema. Kaya napaisip tuloy kami. At sabi ng biyanan ko, kumonsulta muna sa mga expert. Yan nga, yung kipag kung babae, may kaibigan nyo na expert sa bahay. Kasi hindi naman biro yung presyo na papakawalan sa kailan taon mong huhulugan yun. So shoutout nga pala sa inyong lahat na mga kanoo. O Bisaya, Ilocano, Tagalog, Kapampangan, kung nasan man kayo at anong lengguwahe na ginagamit nyo, basta naiintindihan nyo yung sinasabi ko. Shoutout po sa inyong lahat at sa mga kapwa ko vlogger, YouTuber. Ayan, shoutout po. Please support all YouTuber. Ayan. At maraming salamat nga pala sa suporta. JP Kalagi Vlogs. Okay, alright. So yun nga yung sinasabi ko noong nakaraan. Kaya madalang ako mag-upload ay nagmamotovlog ako. Bali doon ko nga ina-upload yung mga video. Puro papunta lang naman sa trabaho. Pero sana malinaw naman yung audio, di ba? Saka salamat din kasi may mga solid ganoo na nanonood doon sa motovlog ko. Yan ang the best, di ba? Yung pangalan ko nga pala doon ay Goldie Moto. Yon. So, sa lahat ng subscriber ko sa Goldie Moto, shoutout sa inyong lahat. Kano, bakit naman hiniwalay mo pa? Kasi puro motor lang kasi yun, kano, kaya hiniwalay ko. Baka mamaya malito kayo dun sa content, di ba? Pero kung gusto niyo naman pagsamahin, mga kano, yung moto vlog, saka yung mga pagbablog kong katulad nito, pwede naman, basta magsabi lang kayo. So, tanggalin na natin itong ating salamin. Ito nga pala, yung shade ko na Ray-Ban. Abili ko pa ito dun sa Pilipinas, dun sa Tiangge. Tigi 100. O, may 4 na taon na. Mga kanoo.
4 years na tong Ray-Ban na to, pero matibay pa rin, no? Di natin kailangan bumili ng original. Napakamahal ng original niyan. Pag naman suot mo, hindi naman mahalata kung orig o hindi. Maliban na lang, yung talagang sanay tumingin, di ba? So, shoutout nga pala sa aking napakabait na tatay at nanay sa dyan sa Orani, Bataan. At shoutout din yung mga taga-Baliog, Bulacan, yung mga chewing ko dyan. Yun. Yung aking mga kapitbahay dyan sa Orani, Alikabok, shoutout sa inyong lahat. At dyan din sa Barangay Santo Cristo, Baliwag, Bulacan, shoutout po. Nakakamiss nang umuwi ng Pilipinas. Problema nga lang, hindi pa tayo makauwi dahil nga sa COVID. Ngayon dito pa sa Taiwan, dumadami na naman yung cases ng imported COVID. Kung local lang naman, wala na mga kanoo. Ang maganda kasi sa Taiwan, napaka-disiplinado pagdating sa mga ganyang bagay kasi nga madaling matakot. Saka talagang inuhuli dito pag walang face mask. May multa ka. Sumunod ka na lang, wala nang mawawala sa'yo para sa kaligtasan mo rin naman. Diba, no? Saka nga pala mga kanoo, yung mga nanonood sa akin na taga-Taiwan, doble ingat po lahat ng naka-e-bike sapagkat baka hindi nyo po alam, bawal na po mag-angkas pag e-bike. Tapos 20 to 25 kilometer per hours lang yung takbo. Yun yung nabasa ko, ha. Ewan ko lang kung tama. Tapos mga kanoo, suot lagi ng helmet. Tapos yung engine, hindi yan dapat palitan dahil nga merong 3 to 5,000 ang multa. So, ingat-ingat lang tayo mga kanoo, baka yung iba hindi na tsetsempuhan. Para alam niyo na rin, kasi meron tayong mga subscriber na nandito rin sa Taiwan, mga OFW din, mga kabayan natin dyan, solid kanoo. So, iba na yung may alam, di ba? At least nabigyan ko kayo ng info kahit papaano. Saka lalo na dito ngayon yung mga taga-Taoyuan. Taoyuan City, ingat-ingat po tayo kasi nga nandito yung virus, imported virus, mga lumalabas ng bansa, pagbalik, may virus na. Saka shoutout nga pala kay Tatay Digong. Di naman niya ako maririnig kasi nga siyempre presidente yun. Pero natutuwa talaga ako kasi unti-unti nang nababago yung Pilipinas, lalo na yung build niya. Sa ngayon, sa tingin ko hindi pa masyado napapansin ng iba. Pero pagdating ng panahon, katulad niya ng mga proyekto ni Marcos, diba? Sabi niya, after 20 years, hahanapin niyo ako pero hindi niyo ako makikita, diba? O ito siya, diba? Lahat ng mga proyekto niya, ganyan din yan. Kaya habang nandyan si Tatay Digong, suportahan natin siya. Bihira na magkaroon ng mga presidente na katulad nila, na totoong may malasakit. Ulong, kumpari! Erap! Erap! Nagtapon ng basura sa Manila Bay. So, shout out nga pala sa lahat ng mga katrabaho ko diyan sa Actron at sa mga katrabaho ko dati sa HHL. Shout out po sa inyo. At sana magka-banding-banding pa rin tayo kahit na hindi na akong katrabaho diyan. At dito kay sa tropang Haupang, shout out sa inyo kay La Patrick at kay Arlo, sino pa ba? Daniel, J Mark, sorry. Shout out sa inyo mga tropang Haupang at si Bap. Okay. At siyempre, meron din tayong tropang solid. Kay Kanoy P Vlog, kay Yo Vlog at kay Papa Joe Vlogs. O diba? Shout out, tropang solid. Lagi ko nga sinasabi mula sa trabaho, hanggang dun sa amin, nasa 20 to 25 minutes ang biyahe. Depende sa traffic yan. Kasi ngayon, nagkakatraffic na rin pagka gantong oras. Rush hour. Dati hindi naman eh. Dahil sa dami na rin siguro ng mga... Pero no worries lang kasi nga, ang daming pinatatay yung skyway, flyover. Sigurado, madidiscongest. Tama ba yung word ko? Doon nga pala sa mga solid nating kanoon na wala pang mga asawa o wala pang girlfriend, boyfriend, di ba? Advice ko lang mga kanoon, kung makakatagpo kayo ng tao na madiskarte, yung may alam sa buhay, lalo na yung alam kung paano dumiskarte ng pera, huwag nyo nang pakawalan mga kanoon. Kasi totoo hindi pa pwedeng isa lang yung magtatrabaho ngayon. Kailangan talaga dalawa kayo, lalo na kapag may anak. Napakahirap ng buhay pagka isa lang yung kumakayod. May kilala kasi ako na kahit na may anak na, nakakadiskarte pa rin. Baga, ginamit niya yung online business . Bali, nagpo-post lang siya sa Facebook o sa internet, kahit anong social media yung gamit niya.
ayun, kahit pa paano kumikita, diba? Yan ang tinatawag na diskarte. Madiskarte sa buhay. At kapag ka nakatagpo kayo ng ganun tao, huwag nyo nang pakawalan, mga kanoo. Sa mga taga-Taoyuan City nga pala, lagi po tayo magsusot ng mask pag lalabas po tayo. Ngayon kasi nasasakyan ako, kaya okay lang na hindi ako nakasuot ng mask para safe. Mahirap kasi pagka nagka-virus, sobrang laking abalan na at mga nganib pa ang ating buhay, diba? Kaya mas maganda na yung... Oh, shoutout nga pala sa Dubai Angels, sa kay Marichu, sino pa ba? Kay Ma'am Lenny, Josepina, shoutout din kay nakalimutan ko, Arnel Francisco, Joan and Arnel Francisco ata yun. Alanganin na ako lumabas mga kano, kaya baka malate ako nito ah. Hirap pa nito pagka na-late ako, kaya kailangan. Medyo bilis-bilisan ko na. Dito sa Taiwan, kaliwat kanan ang proyekto ng gobyerno. Kung mapapansin nyo dito, sa kaliwa, pasensya na, hindi ko mapapakita pala. Pero patapos na yung skyway nila dyan. Ang maganda dito kasi connecting na sa lahat. Kaya dire-diretso yung ano, yung mga biyahe. Kailangan ko na magmadali mga kano at ako eh, late na. Napakahirap pa namang malate. Kahapon na late na ako eh. Baka mamaya late na naman ako. Pagka ganun na may tumutunog, mayroon daw camera hanggang 60 km per hour lang ang dapat takbo. Yon, lumagpas na dun sa camera. Inaataw ko na mga ano, baka tayo ay mali. 125 na. Oh no. Okay. So bali mga kanoo, bumagsak yung ating camera. Kaya ganyan yung posisyon niya. Pero okay lang, malaga nakikita niya pa rin. So what's up no mga kanoo? Tapos na naman ang 8 oras na pagtatrabaho at time na para umuwi. Let's go!